Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Basahin po natin itong Part 7, mga kababalaghan ng Diyos sa Ehipto para palayain ni Paraon ang mga anak ni Israel. Ito po ang katuloy nung pinatay ng Diyos ang lahat ng mga panganay sa Ehipto, tao at mga hayop. Exodus 12 verse 21-43. Nang magkagayoy, ipinatawag ni Moises ang lahat ng matanda sa Israel at sinabi sa kanila, kayo'y lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyo-inyong sangbahayan at magpatay kayo ng kordero ng Paskua. At kayo'y kukuha ng isang bigkis na isopo at inyong babasain sa dugo na nasa palanggana at inyong papahiran ng dugo na nasa palanggana ang itaas ng pinto at ang dalawang haligi ng pinto at sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan sapagkat ang Panginoon ay daraan upang sugatan ang mga Ehipsyo at pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto ay lalampasan ng Panginoon ang pintong yaon at hindi niya papayagan ang manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo at inyong ipangilin ang bagay na ito na pinakatuntunin sa inyo at sa inyong mga anak magpakailanman. At mangyayari pagdating ninyo sa lupain na ibibigay sa inyo ng Panginoon gaya ng kaniyang ipinangako ay inyong tutuparin ang paglalingkod na ito at mangyayaring pagsasabi sa inyo ng inyong mga anak anong ibig ninyong sabihin sa paglilingkod na ito? Na inyong sasabihin siyang paghahain sa Paskua ng Panginoon na kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto nang kanyang sugatan ang mga Ehipsyo at iligtas ang aming mga sangbahayan at ang bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. At ang mga anak ni Israel ay yumahon at ginawang gayon kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moses at kay Aaron ay gayong ginawa nila at nangyari sa hating gabi nalilipol ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto mula sa panganay ni Paraon na nakaluklok sa kanyang luklukan hanggang sa panganay na ng bilanggo na nasa bilangguan at lahat ng panganay sa mga hayop. At si Paraon ay bumangon sa kinagabihan, siya at ang kanyang mga lingkod at lahat ng mga Ehipsyo at nagkaroon ng isang malakas na hiyawan sa Ehipto sapagkat walang bahay na di mayroong isang patay. At kanyang tinawag si Moses at si Aaron sa kinagabihan at sinabi, kayo'y bumangon, umalis kayo sa gitna ng aking bayan, kayo at 10 ng anak ni Israel, at kayo yumaong maglingkod sa Panginoon, gaya ng inyong sinabi. Dalhin ninyo kapwa ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan, gaya ng inyong sinabi, at kayo yumaon, at pagpalain din naman ninyo ako. At pinapagmadali ng mga Ehipsyo ang bayan na madali ang pinaalis sila sa lupain, sapagkat kanilang sinabi, kaming lahat ay patay na. At dinala ng bayan ang kanilang masa bago humilab na nababalot ang kanilang mga masa sa kani-kanilang damit sa ibabaw ng kani-kanilang balikat. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moses at sila'y humingi sa mga Ehipsyo ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit. At pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Ehipsyo. Ano pat ibinigay sa kanila, anumang hingin nila at kanilang hinubaran ang mga Ehipsyo. At hanggang ang kani Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukot na may 6,000 lalaki na naglakad bukod pa ang mga bata. At isang karamihang sama-sama ang sumampa rin namang kasabay nila at mga kawan at mga bakahan na
napakaraming hayop at kanilang nilutong mga munting tinapay na walang lebadura ang masa na kanilang kinuha sa Ehipto sapagkat hindi pa humihilab sapagkat sila'y itinaboy sa Ehipto at hindi sila nakatigil o nakapaghandaman ng anumang pagkain. Ang pakikipamayan nga ng mga anak ni Israel na ipinakipamayan nila sa Ehipto ay 430 taon. At nangyari sa katapusan ng 430 taon, ng araw ding yaon ay nangyari na ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Ito ay isang gabing pangingilin sa Panginoon dahil sa paglalabas niya sa kanila sa lupain ng Ehipto. Ito ay yaong gabi ng Panginoon na ipinangingilin ng lahat ng mga anak ni Israel sa buong panahon ng kanilang lahi. At sinabi ng Panginoon kay Moses at kay Aaron, ito ang tuntunin sa Paskua. Walang sinumang taga-ibang lupa nakakain niyaon. Yun lang po. Sana po ay may natutuwan tayo.